So ayun mga tao, magandang tanghali sa inyo lahat at nandito na naman tayo sa Bihero Motor Sales, located lang dito sa J. Catolico, Senior Avenue, Lagao, General Santos City. So ito mga tao, nasa likuran natin itong bagong-bago ng Honda Beat 110 version 3. Ito ang Flayful Variants. So mga tao, hindi maaaring hindi natin ibigay sa inyo ang lahat ng colorway na itong ating Flayful Variants. So ito mga tao, ay merong apat na kulay, ang color red, gray, yellow, and then blue. So dito muna tayo sa color red. At tara, samahan niyo ako. Silipin natin ang specs and price na itong motor na to. Let's go! So mga tol, nasa harapan ninyo ito ang ating color red na may combination ng black. Ito mga tol ay Flayful Variant. So ito ay meron siyang apat na kulay, ang color red, color gray, color yellow, and then color blue. At syempre meron din siyang ibang variants, yung ating premium variants na may color gold ang mugs, and then yung sa ating premium mga tol, wala siyang decals sa kanyang fairings. So dito muna tayo sa ating Flayful. So yan, meron pa rin siyang brake lock para sa ating pag-parking, no? Lalong-lalo na sa mga inclined parking areas. So yan, para hindi dumausos ang ating motor kapag ito ay nakapark. And then, ang kagandahan dito, meron na rin siyang integrated na seat opener. Tabi lang po siya ng ating susian. And hindi rin mawala itong ating pang long rides na charging port. So yan, hindi na kayo malilobat, lalong-lalo na kapag kayo ay naglo-long rides dito sa ating Honda Beat na 110 version 3. Ito mga tol, ay bibilan mo lang ng adapter na USB ready dahil ito po ay naka-universal socket pa. So yan na po ang downside nito. Pero napakarami po niyan sa market online na kanyang USB adapter. Tingnan rin natin ang kanyang utility box. Ito mga tol ay may kalakihan na sa kanyang utility box, no? Dahil meron na siyang 12 liters na seat storage. So ganyan po, marami na kayo mailalagay dito sa kanyang utility box. At kung hindi ka naman satisfied sa kanyang utility box, pwede mo siyang palagyan ng top box dito sa likuran para mas marami kayong mailagay kapag kayo ay babiyahe gamit etong ating Honda Beat 110 version 3. Isa rin sa mga safety features na inilagay dito sa ating Honda Beat version 3 na 110, meron na po siyang kill switch sa kanyang side stand. So goods na goods yung mga tol, para hindi natin maiwanan na nakababa etong ating side stand para iwas discrasya din. And eto, hindi basta-basta aandar kapag nakababa yung ating side stand. So mga tol, punta natin ang kanyang engine displacement. Ito ay merong 110 cubic centimeters. At sa kanyang engine specs naman, meron siyang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Naka-air-cooled ang kanyang cooling system. At fuel-injected na yung kanyang fuel system. So napakatipid niya pagdating sa kanyang fuel consumption. And syempre, equipped na rin niya ng ESP, Enhanced Smart Power. So yan mga tol, ay added more power but less fuel consumption. So yun, sa kanyang bore stroke naman, meron siyang 47 by 63.1 mm. Mga tol, punta naman natin ang kanyang power output. Ito ay merong 6.63 kilowatts at 7,500 rpm. At kaya naman sumipa na itong motor na to ng 9.3 newton meters of torque at 6,000. Nakikita nyo, meron siyang color combination dito sa kanyang harapan, no? Sa kanyang fairing, sa harapan, sa kanyang cowlings, and yung accent natin na matte black dito. So para siyang built-in na visor dito sa kanyang fairings, no? At meron siyang glossy na red dito sa kanyang fairings. And dito naman sa itaas, so yan, meron din siyang accent ng glossy black and combination ng glossy red para dito sa ating cowling. At ito mga tol, yung kanyang headlight naka full assembly na. At yung ating signal light naman, syempre gumagamit pa rin siya ng bulb type. And dito sa ating headlight, ito ay naka fully LED na. So goods na goods yan mga tol. At napakatipid din sa kanyang battery consumption.
and napakalakas din, lalong-lalo na sa gabi. Sa kanyang front fender naman, ito ay merong glossy na color black ang kanyang front fender. At ito mga tol, mas makikita mo na yung kanyang mga edges dito sa kanyang front fender. No? So napakaganda ng effect niya dito sa ating front fender. At yung quality, makapal, malambot din, flexible. At para iwas sa bali agad kapag ito ay nabangga or natumba, itong ating motor. So dito naman sa kanyang suspension, ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At sa kanyang braking system naman, syempre ito ay merong single piston caliper na may Nissan brand ang tatak. At yung kanyang plain disc. And dito naman sa kanyang mags mga tol, itong kanyang mags ng ating version 3, may pagbabago na rin, no? Unlike dun sa ating version 2 na Honda Beat 110. And sa ating gulong naman, meron siyang tatak na Federal tires. And ito ay merong sukat na 80 by 90 by 14 inch. Ito ay tubeless. So goods na goods yan, hindi mo agad mararamdaman kapag ito ay nabutasan. Sa kanyang taillight, ito rin ay naka full assembly yung kanyang taillight. At dito sa ating signal light mga tol, naka bulb type ang kanyang ilaw. And maging sa ating taillight, bulb type din po yan. Pero no worries yan mga tol, dahil napakalakas din yan ng ating bulb type. Pagdating sa gabi, so kitang-kita ka dyan at visible na visible. So dito naman meron siyang plate light para sa ating plate number para mas visible din siya, lalong-lalo na sa gabi. And added visibility para sa ating reflector dito sa ating rear fender. Kanyang suspension naman dito sa likuran, syempre ito ay naka-single-sided na swing arm, no? At ito mga tol ay naka-single-shock, mono-shock. Etong ating suspension dito sa likuran. At yung kanyang braking system naman, syempre ito ay naka-mechanical leading drum brakes. So goods na goods yan para sa isang 110 na displacement na itong ating Honda Beat. And dito sa kanyang wheels, syempre naka-mag wheels na color black, matte black ang kanyang kulay. At dito naman sa ating gulong, naka-federal tires. And meron siyang sukat na 90 by 90 by 14 inch. Tubeless. Saan naman natin ang kanyang airbox dito sa likod mga tol. At kung may papansin nyo, meron siyang emblem ng ESP dito. O yung tinatawag natin na Enhanced Smart Power. So yan, nagdadagdag siya ng power dito sa ating Honda Beat. Pero less yung ating fuel consumption. So dito naman mga tol, kung mapapansin nyo, sa ating CVT. So meron pa rin siya naka-install na kickstarter. So goods na goods siya kapag nalobat ang ating battery or nasira ang ating ignition starter. So mapapaandar pa rin natin itong si Honda Beat version 3 gamit itong ating kickstarter. Ay merong combination ng analog at digital sa kanyang instrument panel. At kung mapapansin nyo mga tol, medyo may pagkakaiba na yung ating version 3 na Honda Beat. And yung indicator niya dito na makikita nyo sa version 2, nandito po naka-install yan sa gilid na kanyang digital. Pero unlike dito sa ating version 3, nilagay na po dito sa itaas, no? So yan mga tol, ang ating indicator, yung high beam indicator, neutral indicator, eco mode, and check engine, at meron pang iba. So hindi lang natin siya makita dahil napakadilim. And puntahan naman natin dito yung kanyang left switches. Siyempre ito ay merong high beam and low beam, busina, at yung kanyang left and right turn switches. So dito naman sa kabila, meron siyang ignition starter. So tignan naman natin ang kanyang key system mga tol. Ito ay merong traditional key pa rin ang ginagamit. At ang kagandahan dito, meron siyang shutter lock para iwas nakaw kapag ito ay naiwan natin na nakapark. And meron na rin siyang integrated na seat opener tabi ng ating susian. So hindi na tayo ma-hassle sa pagbukas ng ating upuan. So dito pipindutin na natin at mag-o-open na yung ating seat compartment. No? And ang kagandahan dito, ready na siya sa long rides and sa mga nag-worry na malobat ang kanila mga cellphones. So ito mga tol, nilagyan na ni Honda itong ating version 3 ng charging port. Pero ito ay universal socket pa lang. So marami kayong mabibili sa aftermarket or sa online na USB ready na charger para dito sa ating universal socket. No?
So ito meron din siyang hook para sa ating pinamili para hindi kayo mahirapan kapag kayo ay babiyahe. So napaka-practical netong ating Honda Beat version 3, no? At meron din siyang gulay board na tamang-tama lang yung space niya dito sa ating floorboard. At pwede mo siyang lagyan ng iyong pinamili, bags, or karton na kakasya dito. And dito naman meron siyang pocket dito sa kanyang left side na napakalalim din. So hindi siya advisable na lagyan mo ng mga importanteng bagay gaya ng pera, pitaka, cellphone. So siguro during nagra-ride ka, no, pwede mo ilagay yung cellphone dito. Pero kapag pinark mo, syempre hindi mo siya pwedeng iwan. At wala siyang takip at lock dito sa ating pocket. So yun, butahan naman natin ang seat height nitong ating Honda Beat 110 version 3 na bagong-bago. Ito mga tol ay merong taas na 742 mm. So para sa inyong height preference para dito sa ating version 3 na Honda Beat, so ang palagay ko dito sa height na makakasakay dito eh nasa around 5'1", kayang-kaya itong motor nito. At depende na po yan sa inyo mga tol, kung hindi nyo abot ang ating ground floor or ang ating ground, so pwede nyo siyang patabasan dito sa ating upuan para mas umabot ang inyong paa sa sahig, no? And dito naman sa ating ground clearance, pagitan po yan ng ilalim ng makina or ilalim ng board hanggang sa sahig, meron siyang taas na 147 mm. Sa mga nagtatanong ng presyo na itong ating Honda Beat 110 version 3 sa kanyang cash and installment, so unahin natin ang kanyang cash. Meron siyang 75,000 pesos. And sa kanyang installment plan naman mga tol, meron siyang minimum down payment na 6,500 pesos. Sa kanyang 3 years naman mga tol, no, kapag kayo ay nag-down ng 6,500 pesos at sa 36 ang inyong terms na pinili para dito sa ating Honda Beat na version 3, meron kayong monthly amortization na 3,688 pesos. Within 3 years po yan mga tol na monthly na inyong babayaran. Siyempre with rebates po yan ang 200 pesos kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating latest na Honda Beat version 3. Sir, installment or cash ang inyong pag-avail dito sa motor na to, meron kayong free helmet, free jersey, at free TPL insurance and LTO registration. So yun lang po mga tol, at kung gusto nyong mag-avail na ito, dito lang po yung matatagpuan sa Viajero Motor Sales Incorporated. Siyempre dito lang sa J. Catolico, Senior Avenue, Lagao, General Santos City. Tabing kalsada lang po siya mga tol, at tapat lang na itong ating PhilChamp. O yun, basta doon na. And sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to, ang ating napakabagong Honda Beat version 3 na napakaganda naman talaga, ang playful variants. So yan mga tol, kapag mayroong available na iba't ibang colorway na itong scooter na to, ibibigay natin yan sa inyo para makapili kayo kung ano ang kulay na gusto ninyong bilhin. So yun lang, at magandang tanghali sa inyo lahat. Lagi po kayong mag-ingat. At bago yan, maraming salamat sa Viajero Motor Sales and kay Sir Edgar sa kanilang branch manager. Shoutout sa kanila lahat. And sa inyo, maraming salamat sa suporta. Lagi po kayong mag-iingat. Ride safe. Peace out.